Ang pag-ibig niya ay magniningning sa harap ng altar. Kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon po tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ihanda mong lubos ang aming kalooban upang sa pagdating ng iyong anak kami ay matagpuan na karapat dapat makasalo sa masaganang hapag ng buhay. Sa kanyang pagdudulot ng pagkaing banal kami naway maging mapalad na sa kanya ay makapakinabang sapagkat siya ang naglilingkod at namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaiah. Sa araw na iyon, sa bundok ng Siyon, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat, na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding iyo'y papawiin niya ang kalungkutan, naghahari sa lahat ng bansa. Lubusin na niyang papawiin ang kamatayan. Papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Sa harap ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ang ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Magsitayo na po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea at siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi, gumaling na ang mga pingkaw, nakakalakad na ang mga pilay, at nakakakita na ang mga bulag, at nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat tatlong araw na ngayong kasama ko sila, at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila ipaalising gutom, baka sila mahilo sa daan." At sinabi ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao? Ilan ang tinapay niyo riyan?" Tanong ni Jesus sa kanila. 7 po, sagot nila. "At ilang maliliit na isda?" Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa, kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso niya ang mga yun at ibinigay sa mga alagad para ipamaghagi sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. At nang tipunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tungkol po sa awa ng Diyos ang ating mga pagbasa. Sa kanyang awa, ayon kay Propeta Isaias, papawiin niya ang kalungkutan, papahirin ang luha, aalisin ang kahihiyan, papawiin ang kamatayan. Ito rin ang nagtutulak sa mabuting pastol para kalingain ang kanyang kawan, gaya ng sinasabi sa Salmong Tugunan. Sa Ebanghelyo po, sinabi ng Nazareno sa mga alagad, "Nahahabag ako sa mga taong ito." Maging himala ay handa po niyang gawin para mapakain ang marami at mapagaling ang mga may sakit at may kapansanan. Pero para matanggap po natin ang kagalingang at kabusugang handa niya laging ipagkaloob, mayroon po tayong counterpart na dapat nating gawin. Kumbaga, binabalanse po ito. Hindi lamang tayo passive receivers ng kanyang grasya, kundi balanseng passive at active receivers ng kanyang mga grasya. Kung inyo pong napansin ang maraming taong napakain sa pamamagitan ng isang himala,
ay nangaroon sa kanyang harapan at nakikinig sa kanya. Ganon din po ang mga napagaling, dinala po sila sa kanyang harapan. Sa Ingles, ang translation po ay ganito, they placed them at their feet. Ah, mali pala. They placed them at his feet and he cured them. Ibig sabihin, hindi lang sa kanyang harapan dinala, kundi sa kanyang paanan. Saka po sila pinagaling. Ibig sabihin, yun pong mismong may sakit at may karamdaman, kinailangang pumunta sa kanya. At yung mga hindi makapunta sa kanyang mag-isa, ay dinala sa kanya ng mga kumakalinga sa kanila. Kaya mayroon din pong role yung mga mapagmalasakit na kumakalinga sa mga may kapansanan at mga may sakit ang ilapit sila sa Nazareno. Importante pong para matanggap mo ang mga biyayang iyong hinahangad at ipinapanalangin, kinakailangan pong naroon ka sa kanyang paanan o harapan. Napaka-powerful po ng imaheng ito, at least para sa akin. Ano ho? Kung paanong ang kanyang mga paa ay inanoint ng mamahaling pabango at pinunasan ng buhok. Kung paanong dito'y naupo ang sa kanya'y mga nakikinig. At kung paanong ang mga tumayo sa paanan niya sa krus ay ipinagbili niya sa isa't isa. Gayon din namang sa kanyang paanan, nabubusog ang mga nagugutom at gumagaling ang mga may karamdaman. Mahalaga pong nasa kanya kang presensya. Pero paano po kaya ang mga hindi na makalapit sa kanya? Walang magdala, walang kumakalingang komunidad, walang nagmamahal na pamilya at mga kaibigan, paano sila? Alam niyo mga kapatid, siya po ang lalapit sa kanila. Kaya po ng gagawin niya sa tagapagsilbi ng Kapitang Romano sa binasa nating Ebanghelyo noong Lunes. Naalala niyo po ba? Pinigilan pa siya ng kapitan, sabi ng Kapitang Romano, naku, huwag na ho kayong mag-abala. Sabihin niyo lang po at gagaling na ang aking alipin. Ang mga salita po niyang iyon ang inuusal natin bago po tayo tumanggap sa kanya sa banal na pakikinabang. Panginoon, hindi po ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa ganang atin mga kapatid dito sa Quiapo, kung hindi man makaparito ang mga may sakit, kung hindi man makapagsimbang pisikal dito sa Quiapo, inaabot po natin sila sa lahat ng posibleng pamamaraan. Iba't ibang mga platforms. Ito namang mga may sakit na ito, kahit na yung mga nasa lansangan, siguro mayroon din silang cellphone. At nagpe-Facebook din ang mga yan. So, napakarami na, kung inyong maalala noong pinapaalalahanan tayo sa mga announcement natin na mag-ingat sa mga fake na mga accounts, napakarami pala, iba't ibang pangalan, Facebook, ano pa yun? X, yung dating Twitter, meron pang Instagram ba yun? Meron pang iba-ibang pangalan eh, YouTube. Hindi ko masyadong alam kasi hindi naman ako pe-Facebook. Messenger lang.
ayaw ko na ng Facebook. Marami nakikita doon kung ano-ano. Ngayon, bukod doon, talagang hindi natin, hindi marating ng mga internet, tayo po mismo ang naghahatid sa Nazareno, sa imahe ng Nazareno, sa kanila, sa mga parokya nila, sa mga lugar nila, dinadalaw sila. Araw-araw po ito, oras-oras, pag Biyernes simula alas 4 ng madaling araw hanggang alas 9 ng gabi, 16 hours, 16 masses. Pag Linggo may bawas lang na kaunti. Sa madaling sabi, mga kapatid, wala pong makahahadlang sa kanyang presensya. At kanina sinabi ni Father June, tayo mismo ay inihahayo. Pagkagaling natin dito, sinasabi ng pare, pumayo kayo. Nag-uumpisa na ang inyong misyon na maging daluyan ng biyaya ng Diyos sa ating kapwa. Sabi niya kanina, sa Kanya nagmumula, sa Kanya rin magtatapos, sa pagitan naman tayo, mga daluyan ng biyaya at pagpapala. Mga kapatid, wala pong hindi maaabot ang kanyang awa. Mahal na poong Jesus Nazareno, tulungan niyo po kaming tumugon sa habag ninyo sa amin. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa himala ng pagpapakain sa napakaraming tao, ipinakikita ng Panginoon na ibibigay sa atin ng Ama ang lahat ng ating kailangan. Mga hulugan man iyon ng paggawa niya ng himala. Hingin po natin sa Kanya ang lahat ng biyayang ating kailangan sa araw-araw at magtiwalang ipagkakaloob niya iyon sa atin. Sa bawat panalangin ng atin pong itutugon, Diyos na nagbibigay sa amin ang lahat, pagpalain mo kami. Diyos na nagbibigay sa amin ang lahat, pagpalain mo kami. Ang mga paring nag-aakay sa atin, naway patuloy tayong busugin ng espiritual na pagkaing nagmumula sa hapag ng Panginoon. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ang lahat, pagpalain mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makahanap ng mga paraan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mahihirap nating kapatid. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ang lahat, pagpalain mo kami. Ang mga nagdaranas ng espiritual na pagkagutom, naway matagpuan si Kristo sa kanilang buhay, manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ang lahat, pagpalain mo kami. Ang mga nagkakatipon dito, naway ibigin si Kristo sa Eucharistia bilang paghahandog niya sa sarili, sa maraming tao, manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ang lahat, pagpalain mo kami. Ang lahat ng yumao, naway makasalo sa piging, sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ang lahat, pagpalain mo kami. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain para sa aming paglalakbay dito sa lupa. Gabayan mo ang aming mga hakbang patungo sa katarungan at kapayapaan. Idinadalangin po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap na itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig
kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo't ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig ng bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Naghihintay sa iyo, O Jesus, buhay handa na sa iyong pagdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at ng mga kasalanan. Ang pangalan
namin ay tutuparin sa lahat ng mga bansa at mga lupain. Puso'y naghihintay sa iyo, Jesus. Ay handa na sa iyong pagdating, ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at ng makasalanan. Tayo'y magalak sa puon na darating, kapayapaan atin ang makakamtan. Puso'y naghihintay sa iyo, O Jesus, buhay handa na sa iyong pagdating, ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at ng makasalanan. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating Healing Mass and Service sa darating na December 5, 2024. Bukas na po ito, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Available na po ang official na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish finance office ang Nazareno images, Nazareno medallion, at Nazareno novena booklet. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang inyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging makapaglingkod. Naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Bumayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuko ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.